You are now watching Showbiz Knob, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay nabalita at talaga namang nalungkot ang mga fans ng Callalily band matapos nga itong mabalitaan na umalis na nga sa grupo ang kanilang vocalist na si Kean Cyrpiano. Nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon dahil ayon din sa naging update sa pag-alis ni Kean Cyrpiano ay daladala niya rin ang pangalan nito. Samantala, namataan naman ang mga rant sa social media ng kasama sa band ni Kean Cyrpiano na si Lem Belaro. Ang mga naging rant ni Lem para kay Kean. Pwede kang mangbudol basta walang gamitan ng kanta ko, Tininyo. Patuloy ni Lem Belaro, sinabi niyang si Lem tahimik lang. Narito naman ang mahabang sinabi ni Lem or sa kanyang rant sa social media noong June 13. Sabi niya, asking for a friend lang, pag ikaw ba bukalista, ikaw din dapat may-ari ng buong banda. 17 years daw kasi nilang pinaghirapan yung lahat tapos mapupunta lang sa isang tao. Pero okay lang daw, magpaubaya na lang, hashtag trademark. Ni Lem Belaro na may bago na kaming bukalista, salamat Pops Kevin. Hermosada, ikaw lang pala yung matagal naming hinahanap. Sana wag mong i-register yung name ng band natin nang di namin alam na mayaman ka naman eh. Hashtag Lily, hashtag Valdo Lily, hashtag Team Payaman. Isang netizen ang nagsabi na parang duda daw siya. Aniya Sir Lem Belaro, parang duda ako sa tawagan na lang kita. Sabi na ni Lem Belaro, Brian, parang interview lang ba? Ha ha ha. Ha ha ha, Kuya Lem Belaro, sana all nag-register nang hindi pinapaalam. Say naman ni Lem Belaro, nakalimutan lang sabihin 3 times, grabe ka naman. Man ang mga netizen ay narito mula sa Fashion Police Anonymous Commentator. Sino ang anonymous commentator na ito? So ayun na nga, ganun pa lang nangyari kaya siguro hindi nakikipag-communicate mga bandmates niya sa kanya. Nag-traidor pala. Wala rin namang silbi if nakaikiyan ang trademark ng Callalily since di lang naman siya composer nila. Yung mga hit songs nila, iba naman ang nag-compose. Example is magbalik na sila ang composer. Kaya din siguro nakikipag-settle? Siguro kasi dahil may kasalanan talaga siya. Imagine, pinarehistro without consulting yung band members mo. Wow, very ganit. Ito pa ang naging say ng isang anonymous commentator. Aniya, yan ang kwento nila nung nagsisimula sila na si Lem talaga ang sumulat ng magbalik. Ewan ba dito kay Kean? Laging may sisirain na banda at kukunin ng vocalist pati pangalan tas wala namang nangyayari. Ano kaya ang problema ni Kean? Or baka hindi lang talaga nag-work yung kay Unique ba yun? Ito pa ang naging say ng mga anonymous commentator. Sabi ni anonymous commentator na ito, oh my, ang shady ng galawan ni Kean. Kung ako may talent, hindi ako magpapabudol at magpapamanage sa kanya. Feeling all that panaman sila ng asawa niya. They're like a bunch of greedy scammers. Say naman ng isa, Kean Cyprianos, a walking red flag, ano ba? Ano nga bang nangyari sa career ni Unique na kasagsagan ng kasikatan ng banda sinulot? Say naman ng anonymous na isa, sobrang sayang yung banda na 4 of Spades. Yes, sinulot tapos wala din namang nangyari nung nagsulo na. Narito pa ang ilang say ng mga netizen. Hindi ka gwapuhan, Bax? Paano pa magkakagig kung yan ang vocalist? Sino man ang isa, Kevin Hermosada, editor ni Yo ng Team Payaman, sana huwag maging toxic ha? Kilala pa naman ang TP sa pagiging humble and generous. Sabi naman itong si anonymous na isa, actually kung hindi naman dahil kay Kean na bumuhat sa banda nyo, nangay din kayo. It's because of his looks, charm, and unique voice at singing style, kaya sumikat din ang banda nyo sa totoo lang tayo. Well, isang netizen nga ang nagtanggol kay Kean Cyrpiano kung saan sinabi nga nito na dahil sa looks, charm, at very unique voice nitong si Kean, kaya naman ang Callalily ay sumikat. Kung sakasakali nga daw nawala si Kean, eh hindi sisikat ang nasabing banda. Kaya naman sinasabi nito na utang na loob din ng Callalily kay Kean ang pagsikat nila. Samantala, say naman ng mga netizen, hindi naman siguro iyon pwedeng tignan lamang. Dapat ay ginawan din ng konsiderasyon ni Kean Cyrpiano na ang banda ay nakapangalan sa kanilang lahat at hindi lamang nakarehistro sa kanya. Well, ano ang masasay niyo sa ating artikulo na ito? Ilagay ang inyong opinion dito sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.